Hello Sagittarius, welcome to Laika Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung anong message ng person mo sa iyo. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa iyo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga Sagittarius? Guys, pwede rin magkapalit ha kung si person o ikaw. Ito yung unang message. It's over. Tapos na pala kayo. Alamin natin yung next message. Sana kumonekta dun sa person na tapos na talaga kayo. Magkalayo ba kayo? Message niya ito. Province. Or pareho kayong nasa probinsya. Maraming probinsya sa buong mundo. Maganda sa probinsya kasi fresh air. Hala, ba't ganito yung message niya? Maniwala ka sana, parang humahabol pa. Hindi pa siya nagle-let go. Gamit ang tarot cards, alamin natin yung ibang detalye. At saka guys, hindi po talaga lahat ng energy nyo ay makukuha ko. At saka ikaw na rin magbaliktad ng situation kung si person mo o ikaw. Ang reading natin ngayon para sa Sagittarius ay aalamin natin kung ano yung dapat mag-improve, ang dapat i-focus, at ang dapat pagandaan. Pero, kukuha pa rin tayo ng bottom of the deck para sa advice. Angels and guides, please guide us. Ano ang dapat i-improve ng mga Sagittarius? Guys, pasensya na kayo sa maingay ha, kasi malakas yung hangin dito eh. Ito ang mga cards mo para sa dapat mong i-improve. Ang Six of Wands upright, the Hierophant in reverse, the Temperance in reverse. Ipinapakita ng cards mo na meron kang desisyon na gustong gawin. Na ang ilan sa inyo ang desisyon ay hindi naaayon sa tradisyon. At dahil na rin sa behavior, nagiging imbalance ang bawat area ng buhay mo. Ang advice ng mga cards ay kailangan matutunan mo muna yung problema, yung lesson, or experience na dumarating sa buhay mo. Para ma-improve mo yung bawat sitwasyon at saka magkaroon ng good timing. At saka kailangan mo rin maging mahinahon kasi ipinapakita ng mga cards mo na successful ka naman. Ipinapakita rin na marunong kang mag-share ng blessings. Ang ilan sa inyo medyo mahirap itong ipinaglalaban mo. Lalo na kung iba yung nakasanayan ng pamilya. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay may success at stability. At ang ilang single naman ipinapakita sa mga cards mo na yung dream partner mo ay darating sa buhay mo. At itong person na ito, gusto niya ng long-term commitment sa iyo. Ang ilan sa inyo na single o kaya nasa relationship, yung bang nasa sitwasyon na hindi kayo sumusunod sa tradisyon? Yun bang nagsasama pero walang basbas mula sa simbahan? Kasi ang ilan sa inyo, live-in lang ang gusto. Ang iba naman ay yung same-sex relationship. Yun bang namumuhay ka sa sarili mong rules na maraming kumu-question? At ang advice ng mga cards ay kailangan yung maging open-minded at matutong umunawa sa sitwasyon para may pagkakaayos. Ang advice ng mga cards para sa mga single ay kailangan hayaan mo na ma-develop yung feelings ng person sa iyo. Hindi kailangan ipilit ang relationship na hinahangad mo. At sa mga nasa relationship naman, ang advice ng mga cards ay kailangan maibalik
yung balance sa relationship. Ang advice ng mga cards ay resolbahan ang problema together para nagkakaroon ng kapayapaan sa relationship. Sa mga single, nakadalawang cards ka na, na kailangan mong mag-relax at saka maging patient para sa person na nakalaan sa iyo. Para hindi ma-discourage yung person na nagugustuhan mo at yung potential partner na nakalaan sa iyo. Sa career, success ang ipinapakita. Magkakaroon ng promotion o kaya bagong trabaho. Sa financial, makipag-engage ka sa stable at may security. Huwag yung hindi mo alam. Sa health, kailangan ng balanced diet at exercise. Ito naman ang mga cards mo para sa dapat mong i-focus. Ang The Death in Reverse, Page of Cups in Reverse, at Ace of Cups upright. Guys, kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo. Ang kailangan mong i-focus ay yung mga nangyayaring pagbabago sa buhay mo. Kailangan mong tanggapin at mag-move forward. At kailangan mo rin mag-focus sa nakalaang nakatadhana sa iyo. At saka, sa sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, hindi mo to kailangan katakutan or pigilan. Kasi, mas lalo lang magiging worst ang situation. Kumbaga, bumabalik lang tayo sa mga naunang cards sa kung anong behavior ang dapat mong i-apply sa situation mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung bang hindi mo na nararamdaman na mahal mo yung person mo. At ang ilan naman sa inyo, yung relationship nyo, akala mo, tapos na. Pero, yung bang nagkakaayos kayo ulit ng person mo at nabubuhay yung dating pagmamahalan nyo. Sa mga single naman, kailangan mong i-let go yung mga negative behavior mo para may papasok na positibo sa buhay mo. Diba nabanggit ko nga kanina na ang ilan sa inyo, yung hindi mo na mahal yung person mo. Yun ay dahil sa hindi nasusuklian yung pagmamahal na ibinibigay mo. Kaya ang ilan sa inyo, anuman yung pagpaplano nyo sa relationship nyo ng person mo, ay canceled. At saka, nakapangalawa na card ka na para sa same-sex relationship, yun yung gusto mo. At hindi yung relationship na meron ka sa person mo. Sa ilang single naman, mag-ingat sa mga person na nakakarelasyon or nakikilala. Kasi merong mga behavior na hindi mo magugustuhan. Kaya dapat sa single or nasa relationship, dapat alam mo kung anong relationship ang gusto mong mangyari sa buhay mo. At saka may posibilidad na ang mga single makakamit ng heartbreaker na person. Kaya kilalanin ang potential partner. Ang ilan naman sa inyo pagdating sa career ay gusto mong mag-iba ng direksyon or mag-change ng career. Ang ilan naman sa inyo ay hindi na gusto na magpalit pa ng trabaho dahil na rin sa stability at routine. Kumbaga, nakasanayan mo na kahit na hindi ito masaya para sa iyo. Ang ilan naman sa inyo para sa financial ay kailangan mag-save ng money. Ang ilan naman sa inyo na nagkakaroon ng health issue, ipinapakita ng mga cards na ito na meron kang fresh start. Kumbaga, magkakaroon ng health improvement at mag-i-increase ang energy mo. Ito naman yung mga cards para sa dapat mong paghandaan. Ang Ten of Wands in Reverse, Knight of Swords upright, at the Star in Reverse. Ipinapakita ng mga cards mo na binabawasan mo yung stress or yung mga gawain mo. At ang ilan naman sa inyo, yung naghahati kayo ng person mo sa responsibilidad. At dahil dito, mas magiging close kayo ng person mo. Ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship ay kailangan maghati kayo ng person mo sa responsibilidad. Maging open ka sa kung ano yung totoong nararamdaman mo para naiintindihan ng person mo. Pero kung yung person mo hindi pa rin kumikilos para sa relationship nyo,
sa mga responsibilidad, kailangan mo magdesisyon. Bawasan ang responsibilidad or iwan ang person na ito. Kasi maaapektuhan ang health mo dito eh, sa sobrang stress at sobrang gamit sa lakas mo. Hindi nakakabuti sa katawan mo. Sa mga single naman, yung pagkakaroon ng oras para sa sarili ay may malaking tsansa para magkaroon ka ng bagong relationship. Ang iba naman, kung magbibigay ka ng time para sa sarili mo, ay mababawasan yung stress mo at mararamdaman mo yung kalayaan. At ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, ipinapakita na yung person mo ay nagpaplano ng pagkakaroon ng pamilya sa iyo. Or maybe ikaw ito na gusto mo nang magkaroon ng commitment or deeper commitment sa person mo. Sa mga single naman, may unexpected na magpapakita ng interest sa iyo. Ang ilang single ay magkakaroon ng proposal o kaya yung aayain ka na mag-date. At ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship, kailangan pag-usapan nyo ng person mo kung ano yung kakulangan sa relationship nyo. At saka ang ilan sa inyo, nawawalan ka ng pag-asa at saka disconnected ka sa person mo. Ipinapakita ng cards na ito na may chance na maayos ang relationship nyo. Basta kayong dalawa ng person mo ay mag-heal sa mga nangyaring pagkakamali sa past or present. At saka sa mga single, maraming chance na ibinigay sa'yo ang universe pero isinantabi mo ito. Ang advice ng mga cards ay i-let go ang negativity at takot. Sa career, marami kang masyadong ginagawa. Dapat alam mo kung ano lang yung trabaho na dapat na ginagawa mo. Sa financial, may magandang pagkakataon sa iyo. May great investment at saka yung hindi mo inaasahan na parating na financial. Sa health naman, kung nagwo-worry ka, kailangan mo na magpa-check up. Ito naman yung bottom of the deck na Five of Swords upright. Itong card na ito na ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung bang suko ka na sa mga nangyayaring conflict sa relationship yun ng person mo. Dahil na rin sa stress at saka kulang din sa communication. Ang advice ng card na ito, kung ano man yung problema ang nangyayari sa relationship nyo, kailangan yung pag-usapan bago pa may pumasok na mas malaking problema. At ipinapakita rin na ang ilan sa inyo ay nasa sitwasyon na, kumbaga nasasangkot na sa mahirap na problema. At saka kung gusto mo solusyonan ang problema mo, huwag mong idaan sa violence. Gamitin ang isip at maging makatwiran. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay nagkaroon ng separation or divorce. At saka ipinapakita ng card na ito na ang ilan sa inyo seryoso talaga yung problema sa relationship. At para sa mga single, nakailang cards na ba ako na kailangan kilalanin mo yung person na makakarelasyon mo kasi meron siyang dark side. At saka guys, kung maikipag-date ka, kailangan maraming nakakaalam. Yung kaibigan mo at lalo na yung family mo. At ang advice pa ng card, kailangan kung mag-meet kayo ng person mo dun sa matao at saka yung merong camera. Ngayon, na alam mo na, mas makakapaghanda ka. Mas nakakatakot kasi yung hindi mo alam tapos nandun ka na sa sitwasyon. Mas makakabuti talaga yung hindi basta-basta nagtitiwala. At saka guys, hanggang dito sa card na to, pinapakita na maraming person talaga yung gusto magpalit ng trabaho. Ang ilan sa inyo, kailangan mong magsakripisyo para ma-improve ang finances mo. Sa health, hindi sagot ang drugs or alcohol para masolusyonan ang problem mo. Iwasan mo yan. Ito naman ang advice ng mystical card sa iyo, Shang Guide. Detox your life. Your mind, body, and spirit need a system reboot without necessarily realizing it. We are affected by our environment and all the things in it, from the technology constantly at our fingertips to the air we breathe, the foods we eat,
and the health and beauty products we use. A virtual cleanse will help clear out the energetic sludge and get you back to feeling your best. Soda Light. Speak your truth. Speak up. Allow your words to flow from your heart, ensuring that your communication is authentic to how you feel. Although it can be much easier to let certain things go unsaid, it's important to have those difficult, even sometimes awkward conversations to express yourself and ask for what you really need. Moonstone. Live your purpose. Life is a journey. We each have a unique calling to find our own way along a path to a more purposeful life. Follow your heart as well as your conscience. When you know you walk on the path toward your highest purpose, you feel fulfilled each and every day. Alamin naman natin ang angel number mo. Siya nga pala, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka, dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. 00:00. You're entering a season where you will experience win after win, victory after victory, and breakthrough after breakthrough. Type 00:00 if you believe. Affirm. A positive mindset gives you a glow from within. Your aura radiates your energy, becomes magnetic. Type yes if you believe. 2222. You have a miracle coming into your life soon. If you are hearing this, expect right on time miracles. Type yes if you believe.